Sa ngayon po, umiiral pa rin ang malamig na amihan or northeast monsoon dito po sa malaking bahagi ng northern and central Luzon. Habang meron tayong namataan na low pressure area ngayong unang araw ng 2023 sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magandang balita, malayo naman po ito sa ngayon, nasa higit 1,400 kilometers timog silangan ng Mindanao. Hindi naman po inaasahang maging bagyo at magiging stationary po ito. So ibig sabihin, mababa rin yung chance na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. However, yung trough or yung extension na tinatawag ay makakaapekto po sa malaking bahagi ng Eastern Visayas and Mindanao. For the month of January, asahan po natin ang hanggang isang bagyo. At ito po ay posibleng tumama dito po sa bahagi pa rin ng Visayas and Mindanao. Mataas ang chance na nabubuo ito or pumapasok sa ating area of responsibility dito sa silangan ng Mindanao, Kikilos pa, Hilagang Kanluran, at posibleng maglandfall dito nga sa may parteng Caraga or Eastern Visayas at tumagos sa natitira pang bahagi po ng Visayas and Southern Luzon. Pero meron din po chance na pagpasok ito sa ating PAR ay lilihis or magre-recurve po at malulusaw na lamang. Posibleng pangalanan natin ito na amang for January. Ngayong araw po, dahil dun sa amihan, asahan ng maulap na kalangitan, nasasamahan ng mahina hanggang katamtamang ulan dito sa may Cagayan Valley, ganyan din po sa bahagi ng Cordillera Region, simula sa may Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao, hanggang dito po sa may Aurora and northern portion of Quezon, asahan ng makulimlim na panahon at malamig na temperatura. Dito naman sa natitirang bahagi ng Cordillera Region, particularly Abra and Benguet, at maging dito rin po sa may Ilocos Region, partly cloudy to cloudy skies pa rin ngayong araw at sasamahan lamang po ng mahihinang ulan dulot ng amihan. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Calabar Zone, ganyan din sa Metro Manila, Mimaropa, and Bicol Region, asahan po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sasamahan ng pulupulong mga pag-ulan or mga localized thunderstorms mas madalas dito po sa natitirang bahagi ng Quezon at sa may Bicol Region. For Metro Manila, temperature is from 24 to 30 degrees Celsius, habang sa ibang lugar, such as Tagaytay, may kalamigan, 20 to 28 degrees Celsius, at malamig pa rin po sa Baguio mula 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Eastern Visayas and Caraga Region, ngayong madaling araw o umaga, asahan pa rin ang fair weather conditions, pero pagsapit po ng bago magtanghali hanggang sa gabi po yan, mataas ang chance ng mga pag-ulan, dulot po yan ng trough o yung extension ng low pressure area na nabanggit natin kanina. So pinag-iingat po natin sila sa posibleng mga pagbaha or landslides. Sa natitirang bahagi po ng Visayas, asahan ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at sasamahan ng mataas sa chance ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Ito ay dahil lamang sa mga localized thunderstorms at mas madalas sa may central Visayas. Sa natitirang bahagi po ng Mindanao, same weather conditions din po, no? Bahagyang maaraw ang mararanasan ngayong araw at sa tanghali mainit at maalinsangan, lalo na dito sa may central and western portions of Mindanao, hanggang 32 degrees Celsius. Sa hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies naman, at meron din mga localized thunderstorms na bahagyang epekto na rin po ng trough or extension ng low pressure area. Ngayong araw po, meron pa rin mga matataas na mga pag-alon bunsod po ng northeast monsoon. Hanggang 4.5 meters or isa't kalahating palapag ng gusaling mga pag-alon ang mararanasan sa baybayin ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, baakyat po ng Batanes, at pababa muli ng Cagayan, Isabela, Aurora, at eastern coast ng Northern Quezon, kabilang na po ang bahagi ng Pulilio Islands. Delikado pa rin ang mga pag-alon nito, lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat o ating mga kababayan na nangingisda. At sa mga susunod na araw, aasahan pa rin po natin ang gale warning or possible sea travel suspensions dahil sa unti-unting paglakas muli ng amihan. Tulad ng nabanggit natin kanina, unti-unting lalakas muli ang amihan sa mga susunod na araw at pagsapit ng kalagitnaan ng week na ito. Asahan po natin yung mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao dahil dun sa shear line muli o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. For Metro Manila, asahan pa rin sa susunod na tatlong araw, bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan at sasamahan po ng mga pulupulong pag-uulan lamang o mga mahihinang ulan, lalo na sa kalagitnaan ng linggong ito. Temperature natin is from 23 to 31 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at babamasyal po dito sa Baguio City, asahan pa rin ang fair weather conditions sa susunod na dalawang araw. Minsan magiging maaraw naman at sasamahan lamang po ng mahihinang ulan
dulot ng amihan. Pero pagsapit po ng Wednesday, January 4, lalakas na muli ang amihan. So asahan ang makulimlim na panahon, mas malamig na temperatura sa mga susunod pa na araw, 15 to 16 degrees Celsius sa madaling araw. Sa ating mga kababayan dito sa Bicol Region, particularly sa May Legazpi City, asahan pa rin po ang maulap na kalangitan sa halos buong araw for the coming days. Dahil po yan sa shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang mainit at malamig na hangin, mag-ingat sa mga posibleng baha or landslides for the entire Bicol Region. Temperatures from 24 to 30 degrees Celsius. Sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Cebu, asahan bukas pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sasamahan ng mga pulupulong pagulan as early as morning. Then Tuesday and Wednesday, dyan na magkakaroon ng maulap na kalangitan na sasamahan ng mga pagulan na minsan po ay malalakas. So magdala po ng payong kung lalabas ng bahay, lalo na yung mga babalik po sa eskwelahan at sa trabaho. Temperatures from 24 to 30 degrees Celsius. At panghuli sa atong mga kaigsaonan din ha, sa Metro Davao, for the next 2 days, asahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies at mayroong mga pulupulong pagkitlat pagkulog na walang kinalaman sa bagyo. Then pagsapit po ng Wednesday, asahan ang maulap na kalangitan, kagaya na lamang dito sa May Caraga at natitirang pambahagi ng Davao Region, makulimlim na panahon na sasamahan ng mga pag-uulan, bunsod po ng shear line, so mag-ingat din po sa mga possible flash floods or landslides. Si Haring Araw ay sisikat 6:21 ng umaga at lulubog ito